So magandang umaga mga kawa. So ito no, dito tayo sa dagat. At mayroon tayong babalikan dito na kung saan ay nakuhaan ng isang foreign na tinatawag ng Uncle Sam. So tingnan natin kung ano yung sign at kung ano naman yung paano niya na likod. So ito yung mga tanawin dito sa gilid ng dagat na ako ano. So ito nag-high ay umaabot itong tubig. So kapag high tide ay hindi talaga yung nakita, pero pag low tide tulad nito ay makikita yung mga butas kung saan ay doon nilagay nung hapon yung tinago nila. So nakita yun ng isang Uncle Sam. So doon pa yun mga kuwa. Tingnan na natin. Ayos. So, marami nang nagbutas-butas dito mga kuwa no? Marami nang sumubok siguro pero hindi talaga nila nakita. So masyadong mababaw yung butas na yan, pero talagang butas siya no? So ang alam ko doon pa yun. Punta natin. So dito daw mga kuwa, ang kasi saya ng lugar na to ay dito dumaong yung mga bangka ng hapon galing dun sa isla. So galing dun sa isla, parang umatras sila. So dito daw yung dumaong yung mga bangka ng hapon. So may mga dala sila. So itong area na to ay parang katulad nung na-vlog ko na nung pinasukan ko na kuweba. Parang magkamukha sila ng klase ng area. Pero ganun din ang mga bato. So kadalasan naman eh ganun yung mukha ng dagat. So ngayon low tide, medyo maganda-ganda ang paglalakad natin ngayon. Kahapon hindi ko tumapuntaan kasi high tide. So ayan yung bundok no? So malawak dito mga kuwa, tahimik, at pwede kang mag-enjoy dito no? So tara, punta natin mga kuwa. So may mga caves din pala dito mga kuwa no? Ayun o so siguro dyan pumipisto yung mga machine gunner nila no? So talagang napuntahan to ng mga hapon kasi mayroong caves eh, oh. Ayun o, kita nyo yung butas. Ayun o, pero hindi pa natin yan ang pakay natin. Yung pakay natin yung napagkuhanan. Ayos. Yun mga kuwa, may caves din. May isa pang cave, kuweba. Ayun o. Ayun o. So naka-triangle yung kuweba. So wala ka kung dalang flashlight ngayon kasi may flashlight lang ako. Wala kong pinasok ko na yan mag-isa. So dito yun mga kuwa no. Dito daw nakuha na nung Uncle Sam diyan. So open caves, tapos sa labas lang nila nilagay. So pag high tide nakakuha ay malalaman mo kung saan umabot yung tubig. So kadalasan laging high tide dito. Ayan mga ko, diyan umabot yung tubig no? So ibig sabihin napupuno ito kapag kapag ay high tide. So may marker ito makuha, sign, ayan, tulog. So palatandaan ito no? So yung structure ng bato dito ay parang dalamas, parang kala mo simento. Matigas ito mga kuwa. So prepare for magandang i-tunnel ito. Ganitong
structure ng kalikasan, lupa. Naghalo ang buhangin, tapos parang semento. So mayroong dito sa harap ko, may butas, no? Pa-triangle din, tapos mayroong sa in dito. So hindi masyado sila naglalagay ng magandang sign kapag malapit na sa item. Pero ang pinaka landmarker nila ay yung butas ng tunnel. So tingnan natin dito sa likod kung mayroong butas pa yun dyan. So apak na tayo ng dagat na ako. So ayun nga, mayroon nga. So ito mga kung ano, dito niya nakuha yung item. So ang sabi nung nagkwento sa akin, ito daw noon ay hindi butas. Dali, ito lang yung butas noon dito. Pero dito niya nakuha. So ingat-ingat tayo, baka may ahas dyan na nakapalupot, ano? So kibis, parang talagang hindi mo makukuha dito kung laging may tubig, no? So dito niya nakuha ko ito. So medyo naayos na ng kunti. Dito lang makakuha, oh, ito. Isang ammo box na nakuha dito makakuha. So ito na close ito, no? Tapos binalbag niya ito. Dito niya nakuha. Ayan pa nga yung parang ano, para naka-box pa yung napaglagyan. Pero medyo matagal na panahon na yun. Year back to year 2018. No? So bago mag-COVID. Dito kinain na to ng tubig. So tinitingnan lang natin kung ano ba yung may mga sign ang napagkuhanan. So ito yung item, tapat-tapat niya yung nagka-triangle na butas. Ayun. So yan, butas na talaga yan. So ito naka-close. Ito butas na din. So binalbag niya ito. Nung dumaong siya dyan dito sa dagat. Dumaong siya dyan. Tapos tinira lang dito, no? Nag-picnic-picnic lang yung Uncle Sam natin. At nakuha niya yung ammo box. So actually may mga mapa yun sila, no, kapag ganoon. So yung patanda nila yung tunnel. So ang giveaways, so small deposit yan, small depot. So ito yung napagkuhanan makakuha. So malapit sa dagat, no? Pag high tide ay hindi makikita. Tapos pag low tide lang makukuha. So ang ginawa ng Amerikano, picnic-picnic lang. Tapos ginawa na. Napakatalino. So ano pa ba ang mga sign dito? Ito makukuha. So mayroon siyang guhit, ginuhitan. Para tong araw, no. Pero pababa. Pero yun pala, doon lang nakuha. So imposible naman na maglalagay nga po dito dahil naabot nga lang tubig. So kapag low tide, doon talaga makapaglalagay nga po. So ito yung lugar mga kuha, no? Ito yung lugar na napagkuhanan, totoong napagkuhanan. At hindi ito gawa-gawa lang, no? So ang marami pang naliligo dito mga kuha dyan noong oras na yun, no? Mga hapon daw yun, eh. So yun mga kuha, no? At least sinaysay ko lang sa inyo yung napagkuhanan. Kasi may nag-request sa akin, sabi niya, Sir Cecil, yung mga napagkuhanan naman yung kuhanan mo ng videos. So ito yung history na nakuha ang isang ammo box dyan sa area niya. So ito mga kuha, no? Ito yung karugtong ng pupuntahan nating ilog mamaya. So dito lumalabas yung ilog na
dinaanan ng hapon. So nag-duck sila dito, nag-iwan, tapos sa may ilog na sila dumaan. So ang sabi doon nila ay mayroon daw yung sign na napakaganda, pero never pa daw yun na galaw kasi napaka-stricto nung lolo nila noon. So puntaan natin mamaya ako ha, at tingnan natin kung totoo. Ayos. So yun mga awa, no, ang ulam namin ay pinatuyong adubong manok. Manok na bisaya, no? At yung cook namin ay, no? No? Diyan ka bilib yung cook namin, babae. Tapos meron kaming pusit. Ayos. So ito yung sign mga awa, no? Yan yung scoop, no? Tagusan dun sa ilalim. Ayun, no? So ito, parang binaliktad na puso, no? Pero may 8. Formal yung 8. Pero sa baba niya makuha, mayroon ding butas ayun. Nasa loob ng tatakpan na tubig. Kapag kasi ganito makuha, ito kasing parang may butas, may parang 2 to, 9-2, no? Ito yung 2. Ito naman yung 9. No? So mayroong quick gipo to makuha, malamang dito. Pero itong scoop ay papunta to dun sa nilocate natin, no? So ilocate natin yung tinitingnan niyan. Ito yung sign dito na talagang hindi gawa ito ng nature, gawa talaga ng tao. Tagus-tagusan na makuha. Sulid na ba to yan makuha? Ano, buhay na ba to yan? So yan, yan yung sign dito. Hanapin pa natin yung ibang sign nito mga kuwa kasi pagka ganito kasi ng mga sign, may mga quick depot to, no, mga maliit yung tinatawag yung ano, sucker load, no? So ginawa ito ng hapon para babalikan nila. So sa malaking bato nila nilalagay yan mga kuwa, no? Sa malaking bato, no? So hindi yan gawa ng nature, gawa po talaga ng tao yan. So dito na area ay mayroon pong malaking big depot, no? Kung saan man yon. Pero ang hinahanap namin dito ay yung small depot at yung quick load lang ito. So pinaghinalaan ko ito o yung doon sa butas na yun. May butas pa kasi doon na parang kala mo nilagyan ng spalto. Pero dito, kailangan din matanggal yung tubig para masilip yung butas na yan. Pero yung butas na malaki na makuha ay mayroong butas doon. So hindi tayo makalusob dahil tubig. So magagawa natin ay titingnan yung butas doon, babalik tayo doon. So yun mga kuwa, no, napakagandang sign, napaka-legit, talagang alam mong may makukuha ka. So titingnan natin kung saan lahat nakaturo yung sign mga kuwa. Ayos. So dito sa side mga kuwa, no, ito yung mayroong Z, pero nakaturo pa rin siya doon sa pinuntahan natin sa na-locate natin. Yung biyak na bato na yan mga kuwa, yung hinati na bato na yan, yung isa nagpo-formang paa, mamaya tingnan natin. Tapos yung isa, yung biyak niya ay paturo pa rin doon. So ito si ano ay nagukay na dito, no? Pero dito lang yung hinukay nila. Hindi pa nila alam kung saan hanapin yan. So tingnan natin yung ulo ng owl doon, no, yung mata ng owl, tapos kung saan siya nakatingin din mga kuwa. So yan mga kuwa, no, yung katabi ng bato niya mayroong pointing, dapat yan ay left pero pointing right yan. So dito nagpo-point yan, pero yung sa baba nito, yung biak niya ay pointing down, dun pa rin yung pinapoint, yun pa rin yung walang sign. Pero ito mga kuwa ay naka-pointing down din, at doon din yung turo, no, doon. So ito ay magkakatabi lang, ito yan, yan, at saka yung scoop. Pero iisa lang yung tinitingnan nila, yun mga kuwa, yung area na yun, yung nawala ng lupa, yun ang tinuturo niya. So ito yung biyak niya mga kuwa, no, titingnan natin kung tuwid lang doon.
So yun mga kuha, tuwid pa rin, yun pa rin yun. So doon pa rin nakaturo itong nabiyak na to. Pero kung titingnan nyo mga kuha, ito ay nagkukorting nakatagilid na paa. So malaki, no? Malaki siya. Pero dito sa hinaharap niya, nandito yung guhit na may paa, no? Ayan yung guhit. Ayan, tapos may paa dun. Pero yung paa na yan, yan mga kuha, ay nakaturo dito. Ito. So may paa din to na nakaturo dun. So mayroon tayong pupuntahan dun sa tinuturo nito. Pero dito mga kuha, titingnan natin ngayon kung saan nakatingin yung scoop, no? Ito yung scoop. So tuwidin lang natin kasi di natin makita sa ilalim. So ito yung scoop mga kuha, no? Ayan, oh. Bilog na bilog yung scoop, no? So nakaturo yan. Tuwidin natin. Doon pa din mga kuha. So lahat ng sign ay yun ang tinuturo na area na walang sign. So ilocate natin yun kung bakit yun ang tinuturo. So pagkatapos yun mga kuha, ay mayroon kami ditong nakita ng mga sign na nagpapatunay na ito ay isang ginalaw ng tao, no? So yun, ginalaw talaga ng tao yun, pero mayroon pa talagang iba. So ito yun mga kuha, no? Yan yung bilog ito. Ayan. Tapos mayroon siyang bilog na kaharap. Tapos sa isang bilog niyang kaharap, may katabi na isang pahabang bilog. Malalim yan. So hindi natin madikitan dahil may tubig at madulas yung bato, kakaulan lang kanina. So yun pa rin yung tinuturo nila, no? Yung bato na yun mga kuha. So dito may kabitis dito. Kaya siguro nawala ng ano doon ng lupa kasi mayroon nilibing doon. So dahil ilog ito, kapag nilagay nila dito sa gitna yung item, maanod. So sa gilid nila nilagay na may nakaharang na malaking bato, no, ng mga bato. At kaya nilang kunin din. So yun, nawala ang tubig pero hindi pa rin nakita yung item. Pero hopefully, yan ay matrabaho ng tinulungan natin dito. Kasi tayo tumutulong lang. So, eto mga kuha. Eto yung sign na sinasabi ko na mayroong ulo ng owl. No, yung ulo ng owl ay nakaharap din doon sa baba. Doon pa rin, no? Yan yung naka-side view, yan, no? Yan mga kuha. Yan yung isang mata. Yan yung parang ilong niya at yung isang mata naman ay bilog. So kung makakatungtong lang sana tayo, bilog din yan. Bilog din to, tapos may bilog siya sa taas ayun. So nakaturo yan o nakatingin yan, dun pa din. Dun pa rin talaga siya nakaturo, no? So nagkukorting paa naman yung sa taas niya, tapos may dot. So ito, pabaliktad daw ang lakad. So sa tinitingnan nito, itong owl na to. So kung titingnan mo, ayan yung butas, no? Butas ng owl, ayan. Mata niya, tapos ito naman yung mata niya. Tapos ito yung sa ilong niya. So doon pa rin yung turo. Nakakuha. Tapos ayun yung scoop. No? So lahat yan nakaturo doon. So ito mga kuha, no? Dito nga ba talaga ang turo ng mga sign na doon? So ating usisay mga kuha at ating alamin bakit nga ba may naka nakabukod na may tubig dito. So ito yung lokator, ating alamin mga kuha, no? Nakaligod na ako kasi dito yung ano dito tawag ko na. Ano?
patas natin yung mga paa natin at buko ng maayos at huwag gumalaw para hindi gumalaw yung gamit. Ayan mga kuha, no? Ayan ang turo mga kuha, no? Ayan. Oo. Mahon mga kuha. Tinatakpan dito mga kuha. Mayroon siyang tinatakpan dito kasi naka-boulders yun. Ang kaya-kaya lang ng tao. Ay tinatakpan siya dito. Ayan, dito ka lang ako. Uubos niya. Ang mayarap nito, ang bagmotor natin. So dahil umuulan na mga kuha, buti umikot na ito. No? So dito mga kuha, ang isang prospect na dapat nilang hukayin. So, dito na ito. Tinakpan yan. No? Tinakpan yan. Mayroon sila itinago dito. Hanap natin ang isang prospect na dapat nilang hukayin. So, tingnan natin yung mga sign. Ayos! No, so, kung saan lumikot yung locator, doon talaga nakatingin ang lahat ng sign. So, sa reading, sa locating, ay iisa lang din ang turo. So, napakahirap lang hanapin kasi malalaking mga sign to. Pero kapag malaking sign, ay maliit po ang inilagay. So, yan ay isang small depot. So, saan ang big depot ngayon? So, eto mga kuha. Ito yung hanapin natin ngayon. So, tara. So, eto yun mga kuha. Ito yung aro pero may paa. So, yun ang magsasabi kung saan ang big depot. So, papunta din daw tayo sa unahan ng ilog na yan. Kaya, big depot kasi big foot ang kanyang benchmarker at nakaturo dito sa kanyang travel marker o travel sign paa, papunta daw doon. So papunta tayo doon mga kuha. Ayos! So ito mga kuha, no? Sa ilog pa rin yung guide namin.
So papuntang Ilog mga kuha. Andun yung nagsasabi kung saan yung big load. So pagdating dito mga kuha, galing kaming dun. Pagdating dito, andito yung Cavity Stone. Tapos nakapointing siya dun. So punta pa tayo dun mga kuha, no? So pagdating dito mga kuha, no, nakita namin tong spoke, pero naka diamond siya, no? Naka diamond style 1, 2, 3, 4, 5. Napunta siya dun pa. At sa gilid niya mga kuha ay mayroong malaking bato, no? Mayroong malaking bato na mga kabiti. At papunta pa rin doon pa din. So pagdating ito mga kuha, no, ayan yung X, no, na approximately close daw, pero malapit lang dito, no. So saan banda? So nakaharap dito, double X, no? No, double X yung sa baba na yun, no? Ayan. So saan daw banda? So ibig sabihin nandito lang sa malapit, no, nandito lang sa area na to. So gagamit tayo ngayon ng locator. Pero ang kaharap yun mga kuha, ayan yung bato, ayan yung baliti na randa na. So andito yung X, no? So tama yung sign doon na itinuturo niya isang area para sa isang small depot. At ito naman yung magiging big depot. Ayan mga kuha, so napakagandang sign, no? Kitang kita. So hahanapin natin, balik tayo doon. So depende lang kung dito o dito na area ang big depot. So ayon sa reading, alam na natin yung small depot at nakukutuban na natin yung big depot. Pero sa ngayon ay hindi man na natin pangarapin yung big depot na yan, no? Sa small depot lang tayo. Pero at least alam natin kung saan siya hahanapin. So eto mga kuha, no, habang napapahinga kami, nakita kami ng saging ng unggoy. Kayo, nakita na ba kayo ng saging ng unggoy? Ito yung saging ng unggoy, no? Sa mga Tagalog dyan at hindi alam yung saging ng unggoy, ayun, no, si kuya. Oh, maraming, oh. Anong saging ng unggoy, kuya? Anong lasa? Tamis. Matamis. Pero maraming buto. Susubukan natin yung saging ng unggoy. Maraming buto. Oh. Bebe. So ito yung saging ng unggoy mga kuha, no? Bidyoin mo ako. Ito yun mga kuha, saging ng unggoy. Ay, bulok mo nito. So, mukhang saging siya mga kuha, no? No? Pero marami siyang buto. So lasahan natin. Sobrang tamis niya, pero ang dami niyang buto. No? So kapag kumain ng unggoy nito, pati buto, kaya nakain? Hindi. Hindi din? Luwa. Luwa din nila. Maruming yung unggoy, no? So, masarap ba, Moy? Yung galang mga kuha, no, masarap siya, pero marami talaga siya buto. Sa mga hindi nakakaalam dyan, mga bagong tubo, mga hindi mahilig sa bundok, no, itong saging ng unggoy ay pwede na itong pang survival sa ating katawan para mapagbigay ng sugar habang nasa bundok kayo, lalo na pag panahon ng gera. So yung saging ng unggoy, hindi yan pinapansin kasi nga maraming buto. Pero ito ay nakakain, no? At lasa lang siyang saging, pero more on matamis pa siya. Pero yun nga lang, marami siyang buto. Hindi ko lang alam kung anong pakinabang ng buto,
Siguro pag nag-discover, malamang makakain ito. Ang buti niya makakuha ay maliliit na parang ano, no? Ayun yung sa akin ng unggoy. Sa mga hindi pa nakakita, ang saging ng unggoy ay ito yun. Kinakain ko ng unggoy, nag-aagawan pa sila. Pero, medyo bulok na ito. Wala na, overripe na. Overripe talaga. Wala na akong makuha. Ito. Overripe talaga makuha na. Pero ito yung saging unggoy, no? Masarap siya makakuha. I-try nyo. Pagka nakakita kayo sa mga ganitong gubat, ay kumain kayo ng saging ng unggoy kung ano nasa. Pero pwede siyang pamalit sa vitamina ng sugar. May matakatamis niya. So kapag naubusan kayo ng sugar at nanghihina na kayo, pwede nyo itong kainin for survival purpose. No? Ay, hindi ito pwedeng kainin sa pang-araw-araw kasi isipin mo, parang nagiging hunggoy kayo. Durok lang. No? Siguro kung nag-aaway kayo, nagsusubutan kayo ng yung buto, hindi ka maraming buto. Ayos mga kwa, no? So ito, ang saging ng hunggoy. Di ba, Moy? Ayos! Tumatakbo yan ng 110 sa ganyang gulong. Pero pagka napalitan yung gulong na yan, namutar dyan, siguro yung mga 139. So, welcome to Dabao Luso. Okay, mga kuwa. Uwi na, at try na naman. At magbalik ko, mayroon kaming assignment ni Cap Ayos.